What's up mga sir, mga moms natin dyan. Good afternoon po sa inyo. So itong video na to, hindi po ito related sa motovlog videos natin, kundi ito po ay steps or yung procedure kung paano makauwi sa ating mga probinsya. So ngayon, locally stranded individual po tayo, LSI. So uuwi po tayo ng Agusan del Sur. So mamaya, isishare ko po sa inyo yung mga requirements na kailangan nating i-comply, tsaka yung steps pagdating natin doon sa seaport or sa Pier 1. So yung tinatawag namin dito sa Cebu is Pier 1. Yan. Kasi dahil sa COVID-19, sa pandemya ngayon mga sir, mga ma'am, so nag-iba po yung mga rules. Hindi kagaya dati na ticket lang yung kailangan mong bilhin, eh makaka-uwi ka na sa inyong probinsya. So ngayon iba na po yung rules, meron na pong mga bagong requirements na kailangan nating i-comply. So ituturo ko po sa inyo mamaya mga sir, mga ma'ams, yung mga requirements na kailangan nyong i-comply para makauwi po kayo sa inyong mga probinsya. Yan. So stay tuned lang sa video na to, i-share ko later. So bago yan, shout out muna sa Happy Travel. So sila yung nag-asikaso ng ticket ko mga sir, mga ma'ams. So check nyo yung Facebook link nila sa baba, i-share ko dyan, ilalagay ko yung Facebook link nila. So sila na po yung nag-asikaso ng ticket ko tsaka sa Coast Guard stamp at yung terminal fee. So okay na lahat, bayad na po lahat yun. So yung gagawin nyo lang is mag-PM kayo sa kanila para magtanong ng ano yung mga kailangan nyong i-comply. Shout out rin kay Ma'am or Sir Oclariza Ecleo. Yan, siya po yung tumulong sa akin na nagbigay siya ng mga mahalagang information tungkol sa biyahe kong papuntang nasipit. So shout out sa iyo sir, maraming salamat. Ito po yung requirements na kailangan nyo mga sir, mga ma'am. So maghanda kayo ng notepad or yung notebook, tsaka isulat nyo yung step by step. So isashare ko sa inyo ngayon. Yan. Okay, so ito po yung need nyo i-comply mga sir, mga ma'am. So meron po tayo ditong, ito yung pinakauna na dapat nyong kunin, is yung acceptance letter. Yan. So ito po yung acceptance letter, certificate of acceptance. Yan. So nandyan yung pangalan namin. Yan. So kukunin nyo yung acceptance letter mga sir, mga ma'ams, dun sa uuwian yung barangay. So yung kukuha nito is yung family member nyo or yung relatives nyo. So sila yung kukuha nito, tapos isi-send lang nila sa email at pwede nyo na siya ipaprint. Yan. So ako meron akong hard copy, ito po yung original. Yan. Next is itong barangay certificate. Yan. Office of the Punong Barangay. So nakuha ko to sa Kasili Consolacion since doon po ako nakatira. So magfi-fill up lang kayo ng name nyo tsaka yung destination nyo, so kung saan kayo uuwi. Tapos hindi po ito libre mga sir, mga ma'ams, meron po kayong babayaran. So sa akin, yung nabayaran ko is 60 pesos. Next step naman is pupunta kayo sa medical office or yung health office nyo, kukuha kayo ng medical certificate. So yung binayaran ko nito is 130 pesos. So kung meron na kayong medical certificate, ito naman is depende to sa barangay nyo, kasi yung sa amin sa Consolacion, need kaming kumuha ng notice of availability of travel. Yan. So meron din siyang bayad, 130 pesos. Naka-indicate lang dito kung saan ka pupunta tsaka yung ano yung sasakyan mo. Yan. So hindi ko sure kung applicable ito sa ibang barangay. So dapat magtanong muna kayo bago kayo kumuha ng mga requirements. Yan. So ito yung travel availability, yung tinatawag nila, 130 pesos. Pag meron na kayo nito, meron na kayong medical certificate tsaka barangay clearance at acceptance letter, so yung gagawin nyo is before kayo pumunta sa PNP para magkuha ng travel authority or yung COVID shield, dapat meron kayong Xerox copy, at least 2 copies ng bawat isa. Yan. Tapos kung meron na kayong Xerox copy nito, so ilalagay nyo sa folder or envelope, pupunta na kayo sa pinakamalapit na PNP office. Doon kayo kukuha ng COVID shield. So ito yung COVID shield ko. Yan. So nandito yung pangalan namin sa second page. Yan yung naka-highlight.
So itong COVID shield, mga sir, mga ma'ams, wala po itong bayad, free lang po ito. Tapos hindi to makukuha ng madalian. So dapat before cut off time, mapass nyo na yung mga requirements nyo para makaabot kayo sa same day release. Kasi kung lagpas na kayo sa cut off time nila, bukas mo na yan makukuha. So pag na-complete nyo na yung mga requirements nyo, mga sir, mga ma'ams, pwede na kayong mag-PM sa Happy Travels. Send nyo na lang yung mga documents sa messenger. So sila na yung bahala mag-process ng ticket nyo. Tapos, after one day, so one day process lang, makukuha nyo na yung mga documents at saka yung ticket nyo na may kasama ng Coast Guard stamp tsaka yung terminal fee. So wala nang hassle. So pagdating nyo sa port, so mamaya ipapakita ko sa inyo, mga sir, mga ma'ams, kung gaano ka less hassle kung mag-book kayo sa Happy Travels. Okay, so nakita nyo, diba, maraming requirements na kailangan nating i-comply bago tayo makabili ng shipping line ticket or yung airline ticket. So dapat kumpletuhin nyo yon lahat, mga sir, mga ma'ams, yung mga requirements para makabook kayo agad ng ticket. So update ko kayo, mga sir, mga ma'ams, mamaya pagdating natin sa seaport, sa Pier 1, i-share ko sa inyo kung ano yung mga steps na uunahin para makapasok tayo sa barko. So malapit na po kami sa Pier 1. Yan. So shoutout nga pala sa driver namin sa Grab, si Kuya Ryan Acabo. Acabo, yan. Bye, Cebu. So malapit na kami. So napaka-accommodating ni Sir Ryan. Yan. Okay, so bago tayo makyat sa barko, mga kawerpa, bili muna tayo ng inumin. Yan. Okay, so ito po yung Coast Guard. So kung magpatatak kayo ng ticket, dyan kayo pupunta. Yan. So since dahil sa Happy Travels, so diretso na kami sa port. Yan. Sir. Nasipit? Sir, papers mo pa. Ticket. Yun yung travel authority, sir. Okay, so chinek na yung requirements namin, mga paps, mga sir. So ito po yung terminal fee. So since tapos na yung terminal fee namin, straight na lang kami. So kaya recommended talaga yung travel, Happy Travel agency. Yan. Mag-X-ray na kami. Yan. So, balikan ko kayo mamaya. Dito na po kami ngayon sa boarding gate papuntang Nasipit. So, maghihintay lang po tayo dito, mga moms, mga sir. So, yung sasakyan natin is yung Pilipinas Osamis. Yan, so line mo na. Ito ka ng ID? Ala, tanong niya. Wala pang sila niya. Second floor. Good day lang. Dere may agas, right? Thank you. Last floor. Di mo hara yang gitu ha. Right side. Right side. Ah, kedua.
Ah, ito? Okay. Ito din, Okay, so nandito na tayo sa loob ng suite room, mga sir, mga ma'am. So ipapakita ko sa inyo itong suite room na binook namin. Yan. So yan, may aircon. Ito yung CR niya. Yan. So pwede kayong mag-shower dito. Yan, may TV. Oh, diba? Wow! May upuan. So maliit lang po yung suite room, mga sir, mga ma'ams, pero okay na din kasi yun nga, yung purpose natin is safe. Kasi kung doon tayo sa tourist or economy, may chance na marami tayong may kasamang ibang tao. Yan. So okay na talaga ganito kasi secured, private. Okay, so kung na-complete nyo na yung mga requirements nyo, mga sir, mga ma'ams, saka sa date of travel nyo, so siguraduhin bago kayo pumunta ng pier or yung port, dapat naka-face mask kayo tsaka naka-face shield kasi hindi nila kayo papapasukin sa terminal pag wala kayong face mask tsaka face shield. Okay, kita-kits na naman sa susunod, mga kawerpa, mga paps, mga moms, mga sir natin dyan. So sana itong video na to is nakatulong po ito sa inyo. So yun lang po yung mga gagawin nyo, yung mag-comply kayo ng requirements, lahat ng requirements tsaka ticket. At pagkatapos, yan, good to go na kayo. Makaka-uwi na kayo sa inyong mga probinsya. Yan, so sana po makauwi kayong lahat sa inyong mga probinsya, mga sir, mga moms. At yan, mag-ingat din kayo palagi. Okay, so see you next time. See you sa susunod na video natin.